Mga ka-G, napansin niyo ba sa gospel natin ngayon, napakaraming marites. Nung manganganak na si Elizabeth kay Juan, ang mga kapitbahay ay nabalitaan ng mga nangyari sa kanilang pamilya at nagbulong-bulungan. Ano kaya ang mangyayari sa batang ito? Sila ay namangha at nagpuri sa Diyos. Sa panahon natin ngayon, alam natin na maraming mga marites na kapag narinig lang ng isang balitang interesting ay agad-agad pag-uusapan hanggang sa pinakamaliit na detalye. Ang nakakalungkot lang ay minsan ay naiiba o di kaya nadadagdagan ng kwento. Nawa kung tayo ay mahilig magpamalita sa iba, ang tularan natin ay ang mga kapitbahay ni Elizabeth. Sila ay nagpuri sa Diyos at ipinamalita ang mabuting balita ng Panginoon sa ibang tao. Mari natin silang tawaging mga Mariel. Mari, narinig mo na ba ang gospel? Ngayong panahon ng Adbyento, iwasang maging marites sa mga hindi mahalagang bagay, bagkos maging Mariel na tagapagdala ng mabuting balita sa iba. G ka ba? Magandang araw! Pasko na bukas! Nakakumpleto din ba kayo ng simbang gabi? Medyo mahirap na ngayon dahil ang dami ng pwedeng activities na gawin. Karaniwan, bago magpasko, excited ako. Pero pag araw na ng Pasko, nakakaramdam na ako ng lungkot. Tapos na ang mga happenings na inabangan. At sa isang linggo, bagong taon na, may pangamba. Last January, my mom noticed a big lump on my throat. It was the same time that I was experiencing chest pains. I was anxious and had to undergo several laboratory tests including biopsy. Nakalusot naman through prayers, not even an operation. Let us celebrate Christmas joyously, for Jesus came because He loves us. Let us anticipate the new year knowing that all will be well, because God is merciful. Merry Christmas and Happy New Year, mga ka-G.